Welcome back, mga ka-love. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Medyo pinag-uusapan tong video na to, mga ka-love. Alam niyo kung bakit? Akala ni Alden Richards na una na siya. O ba, akala niya hindi pa dumarating si Nakatrim. Ito yung patunay, mga ka-love, na parang nagkakaroon ng misunderstanding po sila, no? Yung tipong talagang pansin nyo na hindi talaga sila magkakasama. Yung tipong kumbaga wala lang, di po ba? Parang iniiwan na lang. Yung tipong sabi ko nga po sa inyo, mga kaagab, na ibig sabihin nito, dapat lagi sila magkasama. Di po ba? Halatang may isang nauuna. Hindi ko panahon ng RW Nation na kapag si Mengge at si Alden naglalakad, talagang laging nasa tabi ni Alden si Ming. Issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash eh. Kaya ka lagi na pag-iinitan. Dahil lagi mong binabanggit si Ming. Totoo naman po eh. Alam din to ng mga Alden fanatics. Alam din ito ng RW Nation. At syempre ng mga main fanatics na dating RW Nation. At ang Alden fanatics na dating RW din. Diba? Para klaro, baka sabihin na naman ng iba na puro ganito, puro ganyan. Lagi ko naman pong pinapaliwanag itong mga update natin na magkakaiba naman po talaga. Hindi ko lang alam, mga ka-love, kung bakit nga po ba yung iba affected sa mga sinasabi ko. Gayong alam naman po nila na RW Nation ako. Yung iba naiinis, yung iba galit na galit. Pero okay lang. Normal lang yan. Bastang importante lang naman po sa akin eh kung ano yung nababasa ninyo, ano yung napapanood ninyo, ano yung napapakinggan ninyo, di po ba? Kalmado lang, kampante. Sa ngayon, masaya po ako sa mga kumbaga nakikita natin, masaya po ako sa mga napapanood natin. Kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin po nila, ay huwag po tayong magpapa-apekto, di po ba? Kaya nga po, mga ka-love, hindi tayo nagpapadala sa mga sinasabi ng iba. Ngayon, ang tanong nila, Mr. Destiny, si Bengay ba? Susunod ba? Ano? Puro na naman kayo sasabihin nyo na andyan si May, nasa 8 Bulaga siya. Tignan na lang po natin. Sabi ko nga po sa inyo, si Bengay, pag nawawala naman yan sa 8 Bulaga, normal lang eh. Hindi po ba? Mawawala siya ng 4 na araw, 5 araw. Sapat na po yun. Di po ba? Gaya na sinabi ko sa inyo, ang mga artista naman po, eh mabilis naman po yung makapunta ng Amerika. Lalong-lalo na nga po si Main Paul Person. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, tignan natin. Di po ba? Sabi niya, pag nawala si Mengay, matik na yan. Diba? Kukuha tayo ng mga ebidensya at resibo na magpapatunay na wala nga po si Mengay bakasyon. Sa bagay, nagpo-post naman po si Mengay kapag bakasyon siya. Nagsasabi siya kapag may mga ganap siya. Pero hindi natin alam. Baka pupunta na naman siya sa Hong Kong. Si Pubay naman po madalas eh. Tapos sa saan nga po ba? Singapore. Si Pubay. Tapos sa Japan. Yan lang naman po yung madalas i-post ni Mengay eh, na pag-aalis siya o kaya magbabakasyon siya. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro ha. Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded RW Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Remind ko lang po sa inyo, si Mengay parang palos din po yan. Minsan naandyan, minsan wala na, magugulat na lang po kayo. Pero never po itong nakikita sa airport. Yan po yung husay at galing ni Mengay. Ang punto natin dito, kasi nakaraan, di po ba, na kung saan nasa Canada nga po si Alden at si Catherine. Tapos ang post naman po ni Mengay ay nasa ibang lugar siya. Kumbaga sabihin na natin na
Japan po ba yon? Real talk to, Japan na isang beses lang po siya nag-update. Pero ang tanong, hindi naman po siya nakita sa airport. Diba ba? Hindi naman po siya nakitang, kumbaga, sumakay ng airplano. Gaya nga po ng nakikita natin kina Alden Richards na inabangan. Pero bigla na po siyang nasa Japan. Yan ang, ito yung pinapaliwanag ko na hindi po nila naiintindihan. Na si Mengay po, mahusay na po magtago. Mahusay na po siyang mag ng pagkatao niya na hindi mo siya mahalata o makita mo man siya magdadalawang isip pa. Yun yung kagandahan niya. Siyempre, sisiguraduhin mo naman si Mengay kasi pag tinignan mo siya, si Main ba yan? Parang hindi. Yung tipong kailangan mo po siyang lapitan, kailangan pang kumpirmahin kung siya yun. E paano kung nagmamadali kayo? Pero kung simple lang yung dating ni Mengay, siyempre, lalapitan mo na, pupunta ka na doon para magpa-picture, diba? Para magpa-selfie, okay? Magpa-pirma. Common sense na lang po, pero wala eh. Gaya ng sinasabi natin, simula nga po, naging private na talaga yung mga alis ni Mengay. Kapag pumupunta ng ibang bansa, pumupunta sa mga lugar na kumbaga mapapaisip ka, tapos gugulati na lang po tayo, wala na. So, tapos paano nakaalis si May? Paano nakaganto si May? Ni hindi man lang dumaan sa ganito, ni hindi man lang dumaan sa ganon. Mga tanong na kumbaga mapapaisip ka, mga tanong na ano nga po ba ang sinakyan ni Mengay? Bakit hindi namin nakita? Anong flight, anong oras ang flight niya? Madaling araw ba to? Alas 12 ba to? Alauna ba to? At pag-uwi niya sa Pilipinas, anong oras ba? Bakit wala nakakita sa airport? Bakit wala nagpa-picture? Yung mga ganun tanong na mapapaisip po talaga kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, magmatsyag. Malay nyo, makakuha tayo ng update o investigasyon na umalis si Mengay. Automatic na yan. Sabihin na natin, nagbakasyon lang siya dito, wala na pong problema yon, pabor na po sa atin yon. Malaman lang po natin na si Mengay nagbabakasyon, matik na yan, diba? Alam na natin, kahit sabihin nila dito lang, out of town, okay lang po yan. Kasi at least wala siya sa Itbulaga. At least alam natin na, kumbaga, nagbabakasyon. Hindi lang niya sasabihin kung saan. At least, matik na yon. Ganun gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.